What's up mga idol, welcome back to my channel and our topic for today is all about bali meron pala akong diagram dito mga idol no. Ito po ay napakasimpleng setup, so maglalatag tayo ng fiber from mediacon A to mediacon B. So meron tayo doon sa mediacon B na Tenda F3. So dito sa main natin, Tenda AC23. Ito po yung mga bandwidth limiter natin. So hindi na tayo gagamit ng Microtech. So nahihirapan po sa Microtech, pwede po tayong bumili ng Tenda AC23 o di kaya Tenda F3. Pwede na po mga idol, as long as meron po siyang bandwidth limit. So pwede na po tayo makapagbinta ng bandwidth internet. So 10 Mbps po ang ipapasa natin sa ating client ngayon. So around malapit lang to mga idol no. So yung pinasahan natin siguro mga 300 meters. So mga 300 meters lang to mga idol. So samahan niyo po kami. So tara, let's go. All right mga idol, bali ito po yung ating EC23 na tinda. So dito pa tayo kukuha ng source ng internet at siya po ang maglilimit ng speed. So 10 Mbps lang po ang ipapasa natin. So ito po yung fiber natin na gagamitin ngayon. So bali nasukat na namin yung layo. Ito, nakat na po siya mga idol no. So ang gagawin lang natin, meron na ako ditong EC connector, fiber home, butterfly po. Paro-paro G po gamit natin. At ito po yung ating media converter, ENV, non-gigabit, at Tenda F3. Doon sa client natin, ang magiging kanyang modem is Tenda F3. So, first step na gagawin natin, mga idol, no, is mag-terminate. O kaya maglalagay tayo ng EC connector sa bawat dulo ng ating fiber. Alright. Okay, so bali paro-paro G pala gamit natin dito, no? So kilala siya sa paro-paro G na pangalan, EC connector, fiber home ang gamit natin para mas madali po siyang gamitin para sa akin, no? Para sa akin mga idol, madali pong gamitin itong fiber home EC connector. So right. So try natin mag-terminate, no? Let's go. Okay, first step, bali kukunin lang po natin tong pinaka, parang ano niya no, parang guy, anong tawag dito ha, messenger mga idol, itong parang alambre ng ating fiber no. So tapos ikakat natin, balatan natin siya, kunin natin yung pinakailalim, yung kanya talagang tagusan ng internet, yung fiber. Okay, so using the wire stripper ito mga idol no. So kung baguhan pa lang po kayo, pareho po tayo, but anyway nakailang ano na din kami idol no, nakailang latag na din kami, successful naman po. Bali ito lang po yung ginawa ko. So kung first time nyo po at napanood nyo po ang video na to, maaari nyo po itong sundan at tingnan at pwede nyo pong gayahin mga idol no. So basta yung mga gagamitan na ginamit natin, yun lang din po ang gagamitin nyo, tulad ng EC connector na paro-paro G, fiber home. So meron na yung fiber home, meron nang dala ditong guide at meron ako ditong stripper. Pagbibili ka ng paro-paro G na 10, meron naman sa Shopee, may dala na pong stripper mga idol no. So alright, so meron siyang guide, ilalagay nyo lang siya dito. Tapos konting push dito sa kulay black, parang may push button siya dito sa dulo mga idol no. So tapos sabay hila. Pag mahila nyo, babalatan natin, makikita na talaga natin pinaka yun, babalatan natin yung kulay blue. Tapos kuha tayo ng alcohol, yun po ang purpose nito mga idol no. Itong alcohol bottle natin, diyan po tayo kukuha para punasan mga idol. Okay, tapos na po natin na punasan no mga idol, at next nating gagawin is ikakat natin siya. So tamang sukat para sa ating EC connector na fiber home. So yung sa likod mismo ng ating stripper, meron nandong panukat mga idol. So doon iswak mo lang siya, dapat nasa taas yung arrow no. Tapos ikakat natin siya using the fiber cleaver mga idol.
Alright, so putulin na natin ito, no? At paalala lang, yung naputol na fiber, ito, yung naputol na yung mismong tagusan ng internet, no? I-ano natin, kailangan kunin natin at itapon sa tama, no? Okay, so right, yun, tapos na mga idol. So next natin gagawin is i-ano na natin, ipasok na natin mga idol, no? So ibaon natin dun sa pahidan muna natin ng alcohol, tapos ibaon na natin dun sa ating easy connector na fiber home, sa ating butterfly, sa ating paro-paro gym mga idol. Okay, so yun. So next step is, meron na ditong guide, no? Bunutin lang natin yung pinakailalim na guide to, itong kulay orange. Pag mabunot na natin, of course, nasa taas pa din yung arrow. So swak to dyan, swak lang to siya dyan. Tapos ipasok natin, pasok natin sa butas, no? So once may pasok na natin, so ipupush natin siya pa. O yun, yun mga idol, no? So ayun, nakikita na natin na medyo parang nagbend siya ng konti, no? So nakikita natin, saka natin siya i-close. Okay, yan. Okay, tapos last step natin is meron siyang guide, no? Ito, itong lock niya, kulay black. Bunutin natin pataas mga idol. So yun, parang may tutunog siya na parang lumalagitik o kaya pumipitik mga idol, no? So mahina lang siya, pero mapapansin nyo na yun, na gano'n na siya. Okay na po siya. At yun, tapos na po. So kabilang dulo na naman mga idol. So bali, ipa-fast forward na lang natin, no? Ang ating kabilang dulo sa pag-terminate. So pag lagay ng easy connector, para hindi na masyado hahaba ang ating video mga idol. Alright, let's go! Okay mga idol, bali dito na tayo magkaalaman, no? Igagamitan na natin siya ng optical power meter. So meron na tayo ditong media converter, letter A. A po yan mga idol, no? So bali, isaksak natin itong kabilang dulo ng ating fiber. Ito, tapos susukatin natin. Kung let's see, kung yung pag-terminate natin, kung pasado ba. So pagkakaalam ko mga idol, hindi po tayo tataas sa negative 16 dBm. Kailangan nasa 15 lang tayo pababa mga idol, no? So let's see, let's say mga idol, using the media converter non-gigabit. Okay, so saksak natin dito to sa power meter, no? Tapos ipasaksak natin kay Builiki, itong kabilang dulo ng ating terminate ngayon, no? Na AC connector. So saksak natin dito, ito pala yung gamit natin. Ito yung gagamitin natin dito, no? Letter A. To. So, letter A. Tapos, yung B dun sa client. Mga idol. So, yan. Letter A. Pero, since meron na tayong dito, meron na tayong media converter, isaksak na lang natin para masukat natin kung tama ba yung pag-terminate natin. Kung pasado ba. Kung pasado ba yung dBm power ng ating pag-cut ng fiber cable. Okay? So, yun. Saksak na po. At nakasaksak na po yan sa kuryente. Try nating tingnan. I-turn on lang natin.
ating optical power meter, mga idol. So ayun, so medyo hindi makita, no? Okay, negative 2 dBm, mga idol. So napaka husay at napakaganda. So pasadong po tayo. Isip po natin sa 1.13, pag yung media converter natin is letter A, tapos magsusuka tayo dito sa power meter, 1.13 po yung set, mga idol. So alright, okay mga idol, bali next step natin is try natin tong visual fault locator, VFL. Okay, so bali isaksak natin dito at tingnan natin kung tatagos to itong parang laser, no, isang indicator. So ilaw siya, mga idol, na kahit gaano pa kahaba yung ano natin, kahit po 2 kilometer yung fiber natin, tatagos talaga to, mga idol, pag wala pong problema yung fiber, no. So bali itra-try lang natin for demo purposes lumang po, mga idol, no. So try natin siya kung tatagos ba yung ilaw. So i-turn on ko lang to, kunin lang natin yung ano, i-turn on ko lang tong aking, so ayun mga idol, no. So tumagos po siya sa kabilang dulo, ayun po. So malakas po mga idol. So ayun, naka-turn on. Medyo mahina na lang yung battery ko, so kailangan natin ng palitan. So palitan ko lang to, mga idol, no. Try natin. So okay, ayun mga idol, napalitan ko na ng battery. Napakalakas po ng ating ilaw. So sobrang lakas po, mga idol. Ayun. So pag meron siya dito ng ano, pwede siyang steady, pwede din siyang magbe-blink. Eh bali isit niyo lang po. Yun. Oh, yun, naka-blink po siya, mga idol. Yun, sobrang lakas po ng ilaw. So dapat tatagos po siya sa dulo para sigurado po tayo na tatagos din yung internet, mga idol. So alright, ano pang hinihintay natin? Ililimit na natin yung ating tinda F3. Ililimit natin sa 10 Mbps using yung main router niya na AC23. Alright, let's go mga idol. Okay, bali i-turn on ko lang tong ating tinda F3, tapos sa laptop ko na po tirahin, no. Sa laptop ko na po siya i-configure and then ililimit natin. So ilan cable ko na din doon sa aking AC23 papunta sa aking laptop para doon ko na po gagawin yung paglimit ng modem. Okay, alright mga idol, nandito na po ako sa aking laptop at i-type lang natin, no. So 192.168.0.1. So yan po ang default ni tinda natin. So ayun na siya mga idol. So gagawa lang tayo ng wifi password. Hindi ko napapalitan yung pangalan, no. So as is lang. So so dito sa administration, papalitan natin ng password sa para mag-login sa mismong tinda, no. So okay, so sa web browser niya. So papalitan na natin to. Click natin ng okay. So ibibigay natin to sa client side, no, yung password nito. So connect ako sa main ko po. Ito 5G. Itong aking tinda AC23. So doon hahanapin natin ang tinda. Isasukat na natin doon sa ating main itong F3. So 5G. So itong ano, if bali ang ililimit natin itong tinda FC8. So okay mga idol, so nandito na po ako sa aking tinda AC23. Ito po yung magbabandwidth limit. So hindi pa siya nag-upper, no, dito sa bandwidth control. Hindi pa nag-upper yung ating tinda FC8, mga idol. So yun, nasaksak ko na po ito. Nandito na siya mga idols, no. So 192.168.0.174. So ililimit natin siya to 10 Mbps, mga idol. So ayan, ililimit ko siya at subukan natin i-speed test. Since naka-connect na tong isang cellphone ko, i-screen record ko na lang to. Tingnan natin kung nag-take effect yung limit speed natin. So alright, so try nating mag-speed mga idol dito sa aking cellphone. Ayun, pumapalo siya ng 20 pero bumabalik, no.
Okay, so ayun, nag-stay siya sa 10. So effective, super effective po ang ating bandwidth limit. So ayun, nasit ko po siya sa 11 Mbps. So 11 talaga yung bigay. So napaka accurate talaga tong EC23. Dito ako bumibilib sa modem na to, itong EC23. Napaka basic lang sa kanya yung bandwidth limit, bandwidth control. So isit ko naman siya sa 10 Mbps. Let's find out kung okay, kung 10 Mbps lang ba talaga yung binibigay ni Tenda AC23. Ayun mga idol, so bumabalik siya, no? Ayun, talagang accurate siya. So 10 Mbps lang talaga. So medyo conflict kasi yung PPPoA kung hindi ka marunong. So kailangan mo pang ipa-configure pag mag-microtech tayo. Dito, napaka basic lang. Bali, isit mo lang siya kung ilang Mbps yung itatapon mo. Ayun, plug and play na mga idol. So bali fiber po ito, wired papunta sa ating client. So ang next step na gagawin natin is save na natin to. Tapos na natin na-configure itong Tenda F3. Pupunta tayo sa client side. So since na wiring na namin, hindi ko na pinakita, masyadong mahaba na mga idol pag ipinakita ko pa yung video sa paglatag ng fiber. Tapos na namin nalatag, no? Na ito. So sinaksak na namin si MediaCon, saksak na namin tong A. MediaCon A. So isasak na natin to. Then pupunta tayo doon sa client side. So since malapit lang to, puntahan natin at doon na lang ako mag-video. So sa fiber na nalatag na namin, kasi masyadong mahaba na po pag paglatag, i-video ko pa. So a few moments later. Ayun mga idol, no? Nandito na tayo sa client side. Ito na po bahay nila. Bagong-bago pa lang build itong bahay nila, no? So since kailangan talaga nila ng internet, so okay, since kaya naman nating magbigay ng 10 Mbps, so walang problema. Okay, so mga idol, ito, Tenda. Ito na po yung kinonfigure natin kanina na Tenda. At ito na po yung B, MediaCon B. So receiver, ito na po yung receiver ng ating internet. Ayun, umilaw na po lahat mga idol. So saksak natin yung Tenda. Ayun, umilaw na po siya lahat. At ayun, parang successful po mga idol. So try natin, no? Connect tayo ulit sa ating cellphone at try nating mag-speed test. So napaka dali lang po. Na ganito lang po kasimple pag mag-ano tayo, pag mag speed limit tayo doon sa client side, no? So since naka-fiber po ito, wired po ang gamit natin mga idol, 300 meters ang layo, no? So try nating mag-speed test kung talagang 10 Mbps lang ang bigay. Yun lang naman ang pinaka-importante pag mag bandwidth tayo, mag bandwidth ceiling tayo ng internet, dapat accurate yung bigay natin, kasi mahirap naman pag kumulang. So mahirap din pag sumobra. So dapat tama talaga yung binibigay natin, no? So yun, 10 Mbps. Baka sabihin ng client, lugi sila sa 10 Mbps kasi kulang. At baka sabihin mo rin, ikaw mismo nagbibenta, na lugi ka kasi sobra. So dapat accurate talaga. So pinakita lang natin dito sa video na to, pinakasimpleng setup using, hindi na tayo gumagamit ng microtech, using Tenda EC23 as a main router at saka Tenda F3. Ito po yung bini client side. Okay, so accurate po mga idol, no? Kahit sa fast.com, ayun, binibigay niya is 10 Mbps talaga. 9.8 9.5, ayun, 10 Mbps mga idol. So maraming salamat po sa inyong panonood. So kahit papano, sana po may natutunan tayo at napulot na konting idea at konting kalaman. At kung nagustuhan niyo po ang video na to mga idol, don't forget to subscribe my channel. So yun lang po ang reason para magaganado po tayong mag-vlog. Alright.